2007, month of August, doon ako nag-take out. Babalik na ako sa bahay namin. Dahil natupad na yung regalo ko sa parents ko, ang makapagtapos sa aking pag-aaral. Yung diploma ko, passing the board exam at pagpasok sa serbisyo. So yun yung pinaka-regalo ko sa parents ko. Kaya after 1 year na mahigit, oh, pumunta na ako sa La Union. Nay! Adolfo? Tay! Ikaw ba yan? Ano ka? Ako to, Nay. Tagal mo na ako. Alam, nag-report na lang ako, pulis na. Dahil ang alam nila, security guard ang pinuntahan ko sa Manila. Hindi nila alam, nagtitraining ako doon sa Camp Vicente Lim. So, inipin ko yung pera ko at muli, binigay ko rin sa kanila. That was 2007. So, Lord, SAF ang pinasok ko, paninindigan ko to. Let your will be done. Saan man ako ma-assign, Luzon, Visayas, Mindanao, I am ready, sabi ko. So, mindsetting lang. Nag-mindset ako, Lord, assign me where I can excel even more. Noong 2008 hanggang 2009, napabilang sa Seaborne Operatives US counterparts. Dumaan sa katakot-takot na hirap sa training. At sa isang daang sumubok dito, 20 lang silang nakapasa mula sa SAF. So yung 20 na yun, pumasok na siya sa Maritime Tactical Operation Course. Yun yung pang-kwan na siya, pang-operation sa dagat. So, yung 20 na yun, isa na ako doon. Pero ang graduate lang, out of 20 is 14 lang ang graduate. So, yun yung lakas na binabanggit ko. Lakas ng katawan, lakas ng isip, at lakas ng loob, at lakas ng pananalig sa Diyos. Nakasabak sa iba't ibang operation sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagpapatrol lang sa dagat. Yun pala, isa itong misyon para arestuhin ang most wanted criminals. Bre, huwag kang pumikit, huwag kang pumikit! Lumaban ka! Lumaban ka! Lumaban ka! Lumaban ka! Lumaban ka! Huwag ka lang! Huwag ka lang! Pare! 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 Nagot ka! Pare! Huwag kang matulog! Huwag kang matulog! Sika! Kumisika! Napanan mo! Napanan mo! Lord, thank you for your protection and preserving my life. So for so many times, pre-reserve ng Panginoon yung buhay ko. Maraming time na between life and death ang nangyari sa aking buhay. Pang-sampo na yun. So yung pangalawa is yung encounter namin during the Sambuang Passage. Go! Go, Nakaray! Pwede! 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 Kaya mo yan! Na-assign si Dolfo sa Sambuanga. Sabi niya sa amin, ate, wag na kayong mag-text o kaya tawag. Kasi sa pupuntahan ko, medyo delikado. Thank you.
Okay, actually sa Zamboanga siege, September 9, madaling araw, hindi ko rin makalimutan yun. Tinawagan na kami ng 55th SAF Zamboanga. Kahit na kalaban, binigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Hindi ko alam, yung first aid ko pala na yun, pagkaran ng ilang araw na interview siya, isa siyang kon pala, Abu Sayakli. So sabi niya, aminin namin kami mga ganito. Pag kami ang nakakuhuli, pinapugutan namin ng ulo. In the absence of danger, tutulungan ko talaga siya. At the same time, mahalaga yung information na tutulungan ko sa akin. Kung doon pa lang, pinatay siya, how can you operate without any lead? After 1 month that time, tinawagan na naman yung Seaborne, magre-rescue na naman kami. So naka-rescue kami almost 70 families. Ang Mamasapanong incident ang isa sa mga pinakasensitibo at kritikal na operasyong nasamahan niya bilang isang medic, assaulter, sensitive site officer at taga-kolekta ng ebidensya. Kanan tayo! Kanan tayo! So, nakuhanan ko yung CM1 before and after cutting the left pointing finger by Police Chief Inspector Jednat Tabde. After that, nag-extract na kami. Yung alas 4 na yun, ng actually Saturday pa kami pumasok, Sunday na naman daling araw, wala pang namatay sa amin. Pero yung last stage of extraction namin, doon na natamahan yung mga iba. Dahil naambus sila doon. Actually, before an operation, expected. Pero nung nakita ko ng ganun, doon ko ulit matandaanan na mabuhay pa, umiyak. Masakit yung mawalan ng isang kasama. So, lalong-lalo na kung hindi pa niya nagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Nagbunga ang lahat at siya ay tumanggap ng sari-saring parangal at komendasyon. The first thing na talagang nakita ko sa kanya is his sense of humility. Nahihirapan na, he still persists. Great privilege na mentor ko si PO3 Adolfo Andrada. Considering yung mga achievements niya ngayon, yung kanyang mga testimony, yung kanyang impact sa mga tao and even sa ating nation. Nakatanggap ng medalya ng Katapangan, bunga na nangyaring offline exodus, at ang hindi batitang ilan kung bakit din siya tumanggap ng medalya ng Sugatang Magiting. Mama, bangun!
isa rin akong sugatan. May tama rin ako. Pero hindi ko sinabi sa mga kasamahan kong may tama ako. Dahil ako yung first aider, ako yung combat medic. Once na may tama ang combat medic at nalaman ng mga kasamahan, malolomoral sila. May tama na ako, self-aid ako. May 5 pang medalya ng kadakilaan ang natanggap. Bunga ng rescue operation sa 50 pamilya sa Zamboanga. At ang iba, ang paghuli sa mga most wanted criminals and terrorists. Sa ngayon, isa siyang Chief Moral and Welfare Officer and Values Restoration Officer sa Cordillera Region Training Center. Si PO3 Adolfo Andrada, isang tunay na magiting, isang bayaning Pilipino, makadiyos, makatao, at makapilipino.